So sa pagpunta sa manghuhula, mga kapatid, dalawa po ang pagpunta sa manghuhula. Pag pumunta ka sa manghuhula, magpapakita ka ng ano, zodiac sign. Ah, zodiac sign. Ako dati, masayang-masaya ako sa zodiac sign ko. Nung nag-aaral pa ako, kasi wala pa akong idea eh. Sabi niya, kasi August ako pinanganak, hindi ko nababanggitin na nung year para hindi naman tumanda masyado. Oo. Sabi nila, pag August, ganito, ganito, ganyan. So, siyempre, parang ano, lucky number, may mga lucky-lucky number pa. Pagka naniwala ka dyan, mapapalabas ka sa Islam. Subhanallah. Pag pumunta ka sa manghula at nagpahula ka ng mga kamay, sugal, pero wala kang intention na maniwala, hindi tatanggapin ng Allah ang sala mo sa loob ng 40 days. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan wa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Halimbawa, may nawalang kalabaw. Anong ginawa? Sa amin, pag may nawalang kalabaw, pupunta sa manghula. Sabi na babo, ipapagulang ko sana, saan po napunta kalabaw ko? So sabi nung matanda, maggamit siya ng kandila, sabi niya, ang nagnakaw ng kalabaw mo, lalaki. Dito dumaan. Tapos, malapit sa'yo ng kamag-anak, si ano. Yun ang problema, nag-aaway yung magkakamag-anak, at yung manghula, sinungaling yan eh. Babo, may ano, parang kinukulam ako. Sabi niya, sige, tingnan natin. So, maglalagay siya ng kandila, o kaya gaganyan-ganyan niya. Sabi niya, ang nagkulam sa'yo ay babae. Sabi niya, may nililigawan ba asawa mo? Sabi niya, mayroon. Malapit kay mister mo. Na nagwala si Mrs. Kaya sabi niya, yung kapitbahay ko, na napagbintangan na naman. Dahil sa manghuhula. Kasi ang manghuhula, nagiging sanhi ng pagpatay. So ang pagpunta sa manghuhula, na hindi ka maniwala, hindi tatanggapin ang salamo ng 40 days. Pag naniwala ka, ang hindi mo pinaniwalaan ng Quran.